Hello mga kasaliyo! Ako po si Rap. Kamusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Welcome back po. Yan. At pasensya na sa mga kasaliyo natin dyan na nag-aabang ng videos ko. Sorry, hindi ako nakapag-upload kasi na-busy ako recently. May mga ginagawa ko at na-tied up ako sa mga alaga ko ngayon. Ito sila. Yan, ang mga makukulit kong alaga. Yan. Yeah. Tututukan itong litoy na to. Sila po kasi ay mga galing sa kaibigan ko. At 3 weeks ago, nalipat sila dito dahil yun nga, aalis kasi yung nagbabantay sa kanila. So, ako muna ang tumutok sa kanila. So, sila po ay mga Jack Russell. At anak po siya ng isa sa mga female dogs ko. Si Roxy. Plano ko sana ngayon, mapag-usapan natin ang tungkol sa mga aso. Yan. Kaway-kaway po dyan sa mga kasaliw natin na dog lovers dyan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe pala sa aking YouTube channel, i-hit mo na ang subscribe button. Tapos i-click nyo na rin po ang notification bell para ma-notify kayo. At itong pag-uusapan natin ngayon, tungkol lang naman sa breeding, ayan, sa paano i-prepare yung female dogs nyo para just in case na mag-breed kayo, mapaparami. So yun, magbibigay lang ako ng konting tips. Yan, at bago tayo pumunta sa ating pag-uusapan ngayon, magkakwento muna ako sa inyo ng konti-konti lang para may background kayo, no, sa pag-aalaga ko ng mga aso. 2015, yun yung taon na nagsimula ako mag-alaga ng aso. Talaga masasabi kong akin talaga. But I grew up living with dogs. Unang nag-aalaga talaga dito sa bahay is si Papa. So, mahilig siya sa mga aso na pangbantay. So, kaya mga naging aso namin dati, mga pitbull, Doberman, at mga Aspin. Yung ganong klaseng dogs ang gusto ng Papa ko. Nahilig ako sa aso dahil napakalambing nila. Na-influence din ako dahil sa panonood ng mga dog movies like Bingo, 101 Dalmatian, Beethoven, Hachiko, etc. Marami pa. At ang all-time favorite movie ko talaga is yung Marley and Me. Yan, favorite ko yan. Saka yung meron din ako napanood recently yung sa Netflix, docu-series siya. Yung dogs. Panoorin niyo po yon, napakaganda at mas ma-appreciate niyo yung mga aso. 2015, I got Rafa, a female golden retriever. 2016, I got Bruce, a male golden retriever. And on that same year, I got Roxy, a Jack Russell Terrier. Female siya. 2017, I got Rufy, a West Highland Terrier. Female. And last ay si Rio, a female golden retriever, year 2018. Kung mapapansin nyo, no, lahat ng alaga ko halos for babae. So, para sa akin lang kasi mas madali silang i-handle. Pero ang pinaka-concern ko lang naman is yung panagkakaroon sila or in-hit. Dahil, yun nga, given na yung amoy, yung magkakaroon ng blood discharge, yung behavior na apektuhan din, pabago-bago. Pero para sa akin, mas madali silang i-handle compare sa male na aso. Para sa akin lang, ha. Naka-mindset din kasi ako before na just in case, pwede ako magparami. Kasi, yun nga, puro babae naman ang aso ko. Natuwa lang ako sa physical affection na binibigay nila. O yung paglalapin na ginagawa nila. Very expressive. At loyal sila. Ang pinakagusto ko talaga sa lahat yung paggaling na kong trabaho, pagod na pagod, merong alaga mo na sasalubong sa'yo, maglalambing, tatanggal ng stress mo, pagod. Talaga yung pinaka the best na part ng pag-aalaga ko ng aso. Dumako na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-prepare ng aso mo sa breeding world. And kung kayo po ay may aso, regardless of the gender, kung babae ba yan o lalaki, anong breed, basta ang aso mo ay maganda quality, pasakyan sa breeding. Mga bagay ka lang dapat na i-consider, no, bago ka pumasok sa mundo ng breeding.
dapat ang aso mo ay ready, physically healthy. Kayo din mga dog owners, dapat ready kayo. Emotionally, physically, mentally, sa financially, dapat ready ka. At clean. When we say clean, ito yung walang genetic faults or health conditions ng aso mo na maaaring maipasa sa mga magiging puppies niya. So, kung ganun, so kung kayo ay may mga aso na may mga health conditions, lalo na kung genetic yan, I suggest na magpunta kayo sa vet para mabigyan siya ng check-up. At si vet po kasi makakapagsabi niyan kung iaalaw ba siya na mag-breed o hindi. Napakalaking bagay niyan pagdating sa health condition ng isang aso. Dahil maaari ito'y maging burden sa kanila sa mga darating panahon. Lalo na kung kayo mag-breed sa mga puppies, sa mga buyers. Pare-pareho nyo lang pahihirapan yung mga sarili nyo. So, tutukan nyo talaga yan pagdating sa kanilang kalusugan. Ito po ang pinaka-importanting advice ko sa inyo. Kung hindi nyo po alam ang gagawin nyo, lagi po kayong kumonsulta sa mga taong mas marunong sa inyo o eksperto, lalong-lalo na sa vet. Dako tayo sa stud session, no? Stud session. Ano bang meron sa stud session? Ano bang ginagawa dito? Dito ba makikita mo dyan? Dito papasok ang words na stud sa bitch. What? Yes, you heard it right. Bibira na rin kasing gamitin tong salita na to, no? Dahil sa ibig sabihin nito sa ngayon, very inappropriate. So, usually, ang ginagamit na is yung damn and sire. Actually, pareho lang naman halos. Pero ang pagkakaiba lang, pag sinabing sire or damn, ito yung nag-refer na sila sa as parents, no? Si sire po ay father dog and damn is yung mother dog. Napaka-importante nung titignan mo yung roots or parents ng isang aso. Ganun din sa pagpili ng puppies. Dapat titingnan nyo kung ano yung tsura ng parents, kung maganda ba ang diadala nilang bloodline, at doon mo masusukat kung malinis ba o talagang maganda ba ang quality ng isang aso. Tie, o sinasabi natin yung lock, pag-lock ng dalawang aso. So, ang una po ay yung normal lock, or yung natural, sinasabi natin. And pangalawa is yung handlock. Shooter, ito po yung tao na nag-a-assist sa dalawa, no? Para maging successful yung mating. Kailan ba maganda gawin ng isang stud session? Mas maganda gawin to sa malamig na panahon. It's either fine weather, early in the morning, pag malamig na sa hapon, gabi, at hindi sa mainit na panahon. Dahil ang mainit na panahon ay isang malaking factor na madaling mapapagod si male dog. Sa mga stud or male dog owners, so bago niyo po sila isabak sa stud session, dapat ang aso niya po ay sagana sa training, sagana sa walk, sagana sa mga physical activities. Napaka-importante niya sa mga male dog. Si male dog po kasi nakapag-produce ng kanilang mga sperm 6 months old pa lang. Pero hindi pa siya quality na sperm. So you just have to wait for more than a year bago mo siya isapak sa stud session. Sa kanilang prime period, nag-range siya from 18 months old to 5 years. Yun. Pero hindi ko naman sinasabi na ito talaga yun. Iba-iba pa rin yan eh. So, depende pa rin. Karamihan sa mga male dogs na nag-range ng ganong edad ay nakapag-produce ng quality sperm. Kung ang stud mo ay beginner pa, mas maganda kung makakuha siya ng mga experiences sa mga well-experienced na female dogs. So, hindi dapat first timer kasi may hirapan din kayo. Nakaka-challenge din yung mga first timer na stud tsaka female dogs. Iba-iba nagiging reaction, lalo na sa mga babaeng aso. May tendency kasi na nagagalit sila, tatakot, or aggressive, magiging aggressive sila, etc. So, may mga ganong di ka nais-nais na reaction. Kung ikaw ay isang stud owner,
kailangan mo ng matinding paggabay sa male dog mo, sa alaga mo, asa na lalaki, dahil kailangan mo siyang turuan kung paano mag-respond sa mga signals na ibibigay ng female dogs. And wag mo siyang sasawayin din kung sakaling ma-actuhan mo siya na pumapatong sa mga babaeng aso. Magandang gawin mo na lang dyan is ipaghiwalay mo lang sila o ihiwalay mo lang siya. Wag mo siyang sasawayin dahil baka isipin niya na mali yun. So imbis na sawayin mo, ihiwalay mo lang siya sa female dog. Ito naman ang tips para sa mga female dog owners. Bago niyo po isalang si female dog sa stud session, kailangan sagana siya sa exercise din. Physical activities, dapat naka-diet siya. At tama lang ang weight niya, hindi siya overweight kasi may tendency na yung mag-penetrate sa kanyang sperm cells ay tutunawin lang ng pats. Kailan ba ang tamang panahon para isabak si female dog sa isang stud session? Tamang panahon talaga is on her third hit. Pero yung iba, ang ginagawa nila, second hit pa lang sinasabak nila. Sa akin kasi ang ginagawa ko, pinapaabot ko muna ng 2 years old para mag-bloom si female. May mga nagtatanong din kung meron ba dapat ipainom kay female dog bago siya isalang sa stud session. Yes, of course, meron. Sa akin po si Rapa, nung bago ko siya isalang sa stud session, meron siyang vitamin C. Pangalawa, gusto ko pong pasalamatan yung friend ko na nag-recommend sa akin ito. No? Shoutout po kay Ate Jay. Yan. Ito po ang multivitamins ng every living thing. Yan, papakita ko na sa inyo. Yan o. Yan. Yan po ang Intra. So, available sa in capsule or in liquid or syrup. Whatever. Sa liquid siya. It works well on our dogs. Kung kayo po interested sa vitamins na yan at gusto niyo po mag-inquire, punta lang po kayo sa website nila. At mag-iiwan na rin po ako ng contact person at link na kanilang website sa description. Check nyo lang yan. Female dogs din, bago nyo po siya isalang sa stud session, kailangan nakapag-deworm na sila. Sa akin po, ang ginagawa ko, pinapa-deworm ko sila a week before ng scheduled na stud session. Advice ko sa mga female dog owners na siguraduhin nyo na andyan kayo lagi para sa kanila. Lalo na kung nasa stud session kayo. At maiparamdam nyo na nandyan na kayo palagi para sa kanila. Maaaring itong stud session na to eh, maging horrifying experience sa kanila. So dapat gabayan sila ng tama. Akalmayin nyo lang sila palagi. At para maging smooth lang ang lahat. Bago nyo sila isalang sa stud session, kailangan maunawaan nyo muna kung ano yung heat cycle sa mga aso. Heat cycle, ito yung parang sa tao is menstruation period. No? Madalas, every 6 months nagkakaroon sila. Maglalas to for 21 days. First week, kailangan masubaybayan nyo yun. First 9 days, hindi nag-a-allow si babae na magpapatong ng male. So, dito, may experience mo yung magkakaroon ng bleeding or pag-discharge ng blood o pamamaga ng vulva o ng mga nipples, and affected din yung behavior niya. Yun yung mga physical changes na mapapansin mo. At kung di nyo po na subaybayan yung mga unang araw na nag-hit ng inyong aso, make sure na dali nyo po sila sa vet. Si vet po kasi nagbibigay ng test, at through that test, malalaman niya kung pang ilang araw na yon. At siya din magbibigay kung kailan pwedeng i-schedule si female dog para sa stud session. After may isagawa ang stud session, make sure na si female ay makapagpahinga at huwag niyo po muna siyang i-allow na makaihi. In the first few hours, pagpahingay niyo lang po siya at iwasan na may stress ang inyong aso. So regarding sa pagligo ng female dog, sa akin, ang ginagawa ko, once na nag-start ang heat cycle ng female dog ko, hindi ko po siya pinapaliguan. Lalo na kung naka-schedule siya sa isang stud session. Kung ang pinaka-concern nyo is yung amoy, at nababahala kayo, pagdating sa stud po, very attracting ang amoy na yan. So, pagdating sa stud session, gaganahan siya. Same din po after ng stud session, lalo na kung malalaman nyo na buntis na siya,
wag na wag niyo pong papaliguan dahil instead of umabot ng 60 days yung pregnancy period niya, mas mapapaaga yung pagpapaanak, which is very alarming. Tiis-tiis lang tayo para sa amoy niya na yan. Kung para sa ikabubuti naman ng puppies, why not, di ba? Ato nyo din maisagawa yung stud session. Mag-aantay po kayo ng 1 month para malaman nyo kung nagpositibo pa siya o being pregnant. Kadalasan, yung mga physical signs na makikita mo is yung paglaki ng tiyan, paglaki ng nipples, at of course, behavior. Itong stage na to, mas nagiging malambing si female dog. At kung di po kayo makontento sa physical signs na nakikita nyo sa aso nyo, talin nyo po sila sa vet, no, para ma-check through ultrasound or x-ray. Malaking bagay din po yun. Dun, makikita talaga dun kung merong laman. Kahit 25th day pa lang, pwede na po siyang ipa-check through ultrasound and x-ray. So after a month, pa nag-positive na siya for being pregnant, nagdadagdag kayo ng vitamins, no? So magbabago rin ang dog food niya. Sa akin, first two na binanggit ko kanina, and nagdagdag na ako ng puppy OB, vitamins din yun para sa mother and the puppies. And may pinakain ako sa kanyang dog food na puppy. Diyan na magtatapos ang ating episode. Kung may mga nakaligtaan man ako na impormasyon, please paki-comment na po sa baba para may matutunan din ako sa inyo. At salamat din po sa mga maglalaan ng kanilang oras para mag-comment. At sobra ako nagpapasalamat sa mga lagi nakasubaybay dyan. At kung bago ka pa lang, please mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi ka updated sa mga videos na i-upload ko. So abangan mo next episode. Pag-uusapan natin on how to take good care of the puppies from the first day hanggang sa kanilang pagtanda or pagiging adult. Yan ang ating pag-uusapan next episode. So, lagi po kayong mag-iingat. Again, ako po si Rap and I'm out.